Sa ibabang bagay, narito po tayo ngayon sa New York dahil po pag magpipili po ng 34 na mga miyembro ng International Law Commission ang mga miyembro ng United Nations. Ano ba ho itong International Law Commission? Hindi po ito hukuman. Hindi po ito'y trabaho, no? Ito po ay 34 na mga eksperto sa larangan ng international law. Ano pong mandato nitong International Law Commission? Ito po ay yung tinatawag na codification of customary international law at yung progressive development ng international law. Talaga pong mahirap maintindihan yan kasi kaya nga po importante na ikaw ay maging eksperto sa larangan ng international law. Ang customary law po kasi sa ayaw at gusto ng mga bansa, ito po ay binding on them, no? At yung progressive development naman po, maski hindi pa po siya customary o hindi pa binding, eh dapat ito ay ninanais na maging binding sa lahat ng mga bansa. Kaya po progressive ang tawag dyan. Dalawa po ang ating plataforma, kumbaga, no? Unang-una, kailangan magkaroon po ng isang tratado kung saan kinikilala po ng lahat ng mga bansa yung tinatawag nating vaccine equality, no? Hindi po katanggap-tanggap na 85% ang lahat ng bakuna ay napunta lamang sa mga mayayaman, no? Kinakailangan po magkaroon tayo ng tratado kung saan ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay magko-contribute sa isang pondo on the basis of ability to pay para bumili ng mga bakuna. At ang mga bakunang ito naman ay ibibigay sa mga bansa depending on need. Ang isang pangalawa po nating tratado na sinasabi sa ating plataforma ay isang tratado kung saan kikilalanin ng buong daigdig na yung mga teritoryong mawawala dahil po doon sa pagtaas ng ating karagatan, dahil po sa global warming, dapat po yung teritoryo na lupa na nagbibigay din ng teritoryo sa ating karagatan ay maging conclusive. Hindi na po dapat mabago maski malubog pa yan sa tubig. Bakit po? Kasi kung magbabago po yung ating mga teritoryo, eh sigurado po magkakaroon po yan ng hidwaan sa panig ng iba't ibang mga bansa. Hindi po ito full-time job, itong International Law Commission. Wala po itong sweldo. Mayroon lang po mga pagpupulong na gagawin ng, kung hindi po ako nagkakamali, ay ilang linggo kada taon. Wala pong sweldo. Now, bagamat ako po'y nominado ng Pilipinas, yung paghalal po sa akin ay sa aking individual na kapasidad bilang eksperto sa international law. Ito po yung subject na tinuro ko na 15 taon sa UP. Ito rin po ang dahilan kung bakit ako yung naging director ng Institute of International Legal Studies sa UP Law Center. At kaya naman po tayong nagkaroon ng nominasyon para dito sa International Law Commission dahil nung kailan lamang po tayo po tumayo ng presidente bilang presidente ng Asian Society of International Law, ang asosasyon ng lahat ng dalubhasa sa Asia. Hahayaan ko na po ang mga estado sa daigdig na magdesisyon kung karapat dapat ba ho ako na mahalal sa ILC, pero ang kwalifikasyon lang po dapat eksperto po sa larangan ng international law.